Yes, good morning mga kasambong. Dito tayo ngayon sa aking munting backyard. So matagal-tagal din tayo hindi nakapag-update sa ating mga manok na po. Ito yung araw papakita kung paano ako nagpapaligo ng manok. Yan. So, ito. Isang bull stag. So meron akong ginamit na lamang klaseng shampoo. Yung isa, pinag-mix ko sila. Isang sachet tapos yung isa kalating sachet para mas matapaw at mas maganda yung epekto laban sa mga kuto ng ating mga lagamanok. So ganito yung magpapaligo, yung ginagawa ko. Nilulublob natin siya sa tubig. Ganyan. Hanggang liig lang mga kasabong. Huwag po nating ilublob hanggang tinga. Ganyan lang, pigilan lang natin. Hanggang dito lang. Hanggang dito. Huwag po natin ilublob hanggang tinga kasi papasokin yan ng tinga. Nag-absorb yung tubig sa balahibo. Papasokin yan yung kanyang tinga at magkakaluga siya. So yan, yung buntot, nilamabad natin. Ang ginagawa ko is kinakalkal ko yung balahibo. Ganyan. Para mag-absorb yung shampoo. Ganyan, kalkalin mo lahat ng balahibo. Dito sa gilid, ganyan. Yan ginagawa ko. Kasi nagtatago na yung mga kuto-kuto kung meron ba sa ating mga manok. Ganyan. Medyo malikot siya. Yung pakpak na niya, no? Iniisa-isa ko rin yung pakpak para pumasok talaga yung shampoo, lalo-lalo na dito. Yan. Yan yung tuyo pa. So, kailangan natin yung kalkalin. Yan. So, ito lang yung magpa... yung proseso na ginagawa ko. Magpapaligo ng manok. Dito, tingnan nyo sa dibdib. So dito hanggang dito lang. Yung dito naman mga kasabong, ganyan, basain lang natin yan. Ayan. Kinakalkal din natin yan. Hindi rin nilulog. Basta hanggang liig lang, huwag lang maabot yung tinga ng manok. At pagkatapos mga kasabong, yung ginagawa natin dito sa part ng ulo, ganyan, no? Inihilamusan na natin siya. Para at least maproteksyonan yung kanyang tinga. Yun. So yun lang kasimple yung magpaligo ng manok. Ito yung pangatlong manok na meron na rin isa. Kasi may mga ano na yun, open na yung mga derby ngayon. Meron na tayong mga grupo na nag-invite sa atin. Yung isa, yung isa. So, meron nang naghahanap ng manok na mag ano, naghahanap ng manok na magpipinan. So, nagsasabi na yung mga grupo, paka magustuhan nila at finance nila kasi galit yan naman talaga dati yung ginagawa nila sa mga manok ko. Kaibigan din natin yung sasabungan. So, pesko-pesko na siya mga sabong. At ito meron pa isa. Ito naman yung signature line natin, white cane. Ito siya. Medyo may problema yung paa niya kasi napabayaan. Napabayaan ito. Walang kung ano nangyari. Kung umuwi ko ganito na, medyo tabingi na yung paa. So sayang na sayang kasi ito yung Armalite fit talaga na tested and proven. So kung makikita nyo sa aking page, ay meron itong mga video yung ganitong mga kapatid niya. Yung mga nauna, napakaganda na kanyang paa. Ayan, pulang-pula yung mata niya. White-legged siya mga manok. Ang ganda ng formation ng kanyang mga kalasis. Long pula yung mata. So napakaganda yung katawan. Grabe yung ganda ng katawan. Yung problema lang is yung paa niya medyo tumabingi. Yan. So yan talaga yung ano kailangan. Yung ating tagapag-alaga is hands-on sa ating manok para hindi mapabayaan. So kung nakikita yung manok ko dito is ilang piraso na lang. So okay lang yan kasi nga tapos na, eh, wala na kayong magagawa. So ito gagawin ko na ito brood ka. Hindi pa ito winner, pero nakikita ko yung katangian dito na napakagandang gawin brood ka. Okay.
So ganito pa rin yung gawin natin mga kasabay, lublob na natin sa tubig yan hanggang liig. Natin yung mga pakpak para mabasa ng mabuti, pumasok yung mga ano, yan ganito natin. Kalkalin natin yung mga balhibo para pumasok yung, meron kasi siya mga feather mites na nakikita ko yung ilan na sumisira sa magandang pagtubo ng mga balahibo ng manok. So kailangan yung paligo is regular sa manok. Kahit twice a month is okay na. Ganyan din, ilublob yung buntot. At pagkatapos is ilamusan lang yung ulo. Ilamos, ilamos. Yan. Pwede pa napakadali lang. Yung iba kasi nilulublob lahat. So kapag pinasok ng tubig yung tinga ng manok is pwede siyang mabingi, magkakaluga siya, mayroon siyang oil na yellow na naglumalabas. So, delikado sa manok. Yun, so sana may nakuha kayo kahit 20 idea mga kasabo. Abangan yung ating next vlog, pagkabit ng wingband ng walang gamit na applicator. Ipapaliwanag ko ulit ito ng mabuti kasi meron din talaga yung nakagets. Pero napakarami talaga yung nakagets at nakakuha ng idea. So maraming salamat sa inyo. So ulit ulit lang mga kasabok. Thank you for watching. Goodbye.